Naman tayong pag-uusapan mga ka-teach para ito sa mga kasama nating gusto matuto at madagdagan ng inyong kalaman about treasure hunting mga ka-teach. Halina at samahan nyo na ang simple content kong ito. At nandito yung mga ginawa kong example nang sa ganun maintindihan ninyo at masusundan ninyo ang sasabihin ko. At pinamagatan ko pala itong top 10 list Japanese treasure remote sign. Start 3 feet under number 4 asphalt mga ka-teach or espalto. Bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podreader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Nang sa ganon, updated kayo sa mga bago nating content mga ka-teach. At ganon din dito sa Facebook page kong Codreader Official. Like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. At bago natin itong ituloy mga ka-teach, mag-intro muna tayo. Let's do this! Ito na mga madam at mga sir at saka sa lahat ng ka-teach na gusto matuto at madagdagan ng inyong kalaman, halina at sabayan nyo na ang simple lecture kong ito. Pinamagatan ko itong remote sign, start 3 feet under at nandito na tayo sa pinaka number 4, asphalt or espalto. Alam ko mga ka-teach, marami sa atin naka-encounter na ng ganitong mga sign na nakukuha sa ilalim. Pang ilalim ito mga ka-teach, hindi ito pang ibabaw. Ulitin ko, ang mga sign na ito pang ilalim at hindi pang ibabaw. At dito tayo mag-umpisa. Pinaka number 1 na example ko, kung sakaling maka-encounter or makatagpo kayo ng nag-iisang bato, simula start 3 feet under, simula 3 feet pababa. Ngayon, pero ang bato na yan mga ka-teach, malaking bato na galvanized paint sa espalto or pininturahan siya ng espalto na tulad nito. Ayan. Ito hindi masyado mga ka-teach pero ganun pa man, nandiyan na yan. Kaya ipalagay na lang natin na nag-iisang bato na pininturahan ng espalto. Ngayon, base ito sa experience ko mga ka-teach na na-encounter namin, start sa amin 7 feet yun mga ka-teach, hindi magkalayo ng 7 feet yun. Nag-iisang bato, nakakuha kami ng ito na mga madam at mga sir at saka sa lahat ng ka-teach na gustong matuto at madagdagan ng inyong kalaman, halina at sabayan nyo na ang simple lecture kong ito. Pinamagatan ko itong remote sign, start 3 feet under at nandito na tayo sa pinaka number 4, asphalt or espalto. Alam ko mga ka-teach, marami sa atin naka-encounter na ng ganitong mga sign na nakukuha sa ilalim. Pang ilalim ito mga ka-teach, hindi ito pang ibabaw. Ulitin ko, ang mga sign na ito pang ilalim at hindi pang ibabaw. At dito tayo mag-umpisa sa pinaka number 1 na ginawa kong example. Ayan, kung sakaling maka-encounter kayo or makatagpo kayo mga ka-teach sa paghukay ninyo, start 3 feet under, kahit umabot man yan ng 7 feet, 20 feet, 30 feet, hanggang 100 feet. Kung sakaling makakita kayo ng batong itim na singlaki ng balde, pero itong ginawa kong example na isa hindi masyadong itim, pero ganun pa man, nandiyan na yan, palagay na lang natin na ganyan. Ngayon, kung sakaling makakita kayo, ang batong yan hindi bababa ng balde kalaki at nakagalvanized paint ng espalto, ibig sabihin ng galvanized mga ka-teach, pwedeng sinunog para bago pininturahan para medyo matibay or at kakapit ang pintura or
diretso na lang pininturahan. Ayan ang kahulugan yan, mga ka-teach. Kung sakaling makakita kayo niyan, ang ibig sabihin or general meaning niyan, may kib sa ilalim or spacer. Pero ganun pa man, bantayan ninyo ang lodlock position ng bato, yung pagkaplastada niyang pagkalagay, kung nakatingin ba yan sa ilalim or nakatingin sa gilid. Dahil ang kahulugan niya, nagsisignal sign na yan na may kib or spacer. Kung hindi ninyo alam ang spacer, mga katiits, awang yan or gawang. Sa Bisaya pa, awang. May parang butas na nakaabang. Sa madaling salita, kung kib man siya, pwede siyang gamitin na breather sa ilalim ng tunnel. Kung spacer man siya, bantayanan din yung spacer na yan kung ano ang pagka-loadlock position niya. Naka-flat ba yan, yung awang na yan, or naka-tagilid. Dahil ang iba, yan ang sinusundan nila or yan ang nilalagyan nila ng mga daanan ng tubig papasok sa ilalim papuntang items. Dahil ang items kailangan din ng tubig para pampalamig or cooler system. Para siyang cooler system. Ngayon, kung sakaling ulitin ko, makakita kayo dito sa ganitong bato, start 3 feet under, na singlaki ng balde. Ibig sabihin, nangangahulugan na yan na may nakaabang na kib or spacer sa ilalim. Base yan sa actual exploration ko at ilang beses na ako naka-encounter ng ganito at nabubuksan na namin talaga ang pinaka-kib sa ilalim. At dito naman tayo sa pinaka-number 2. Kung sakaling maka-encounter kayo nito, gravel or graba, stone gravel, ayan, na ganito, ayan. Ito ang pinakamaganda kung sakaling makakita kayo sa ilalim around 3 feet under, simula 3 feet under na binanig. Ngayon, ang pinakahulugan nito, mga ka-teach, pinakamining niya, may spacer sa ilalim. Dahil naka-encounter na rin ako sa ganitong plastada, binanig ang batong ginalvanized ng espalto. Isa itong nangahulugan na pagdating mo sa ilalim, matatamaan mo ang awang or spacer. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo nito, mag-down lang kayo, mga ka-teach. Pero ganun pa man, madalas ito nasa dry area. Kasi yung spacer na yan, yan ang ginagamit nila ng daanan ng tubig papunta sa items. Yan ang kahulugan sa ganitong gravel, stone, galvanized of asphalt. Ayan ang kahulugan niya, mga teach. At dito naman tayo sa pinaka pangatlong example ko. Kung sakaling maka-encounter kayo ulit ng black sand, galvanized of asphalt na tulad nito, mga ka-teach, na pinong-pino siya at malambot, start 3 feet under below pailalim, kahit umabot man yan ulit ng 20 feet 30 feet. Pero pag mga ganito mga black sand, mga ka-teach, base ito sa experience ko, malalim talaga to, hindi ito nagpapakita sa mga 45 feet, hindi, below 60 to 90 feet ang madalas na ganitong layer sa ilalim, kung saan sadyang ginawa nila yung palatandaan para ipapahiwatig sa atin or ipapaalam sa atin na may cave sa ilalim. Kung hindi man yan sa taas banda, nasa down or ilalim pa sa layer na ito or dito man, kung sakaling maka-encounter kayo. Ngayon, ang napansin ko lang dito, base sa experience ko, bantayanan na yan, mga ka-teach, dahil puno yan ng poison. Napakatapang ang amoy niyan pag nabuksan ninyo at hindi basta-basta malapitan dahil sobrang anghang ang layer na yan. Maanghang sa mata at makapal ang layer na yan. Aabot yan ng 7 feet to 9 feet under. Pinapala lang ito, mga ka-teach, sobrang lambot ito. Ngayon, kung sakaling maka-encounter kayo nito, bantayan ninyo ang pinaka-sign sa ilalim kung ano ang kasunod. Dahil magbibigay pa yan ng travel sign at hindi na magkalayo yan sa mismong
target na sinasabi niya kasi malalim na siya at naglagay talaga sila dyan ng mga hard poison, mga matatapang na poison mga ka-teach. Base yan sa experience ko. So, ibig sabihin, sa tatlong ginawa kong example, ang pinaka-delikado sa lahat, itong pinaka-number 3. Ayan, dahil pang malaliman na yan. Itong pinaka-number 2, naglalagay pa yan, naglalagay din sila ng poison nito pero hindi gaano. Pero itong number 1, wala pang poison yan mga ka-teach. Base yan sa experience ko. Ngayon, kung sakaling maka-encounter kayo nito sa mga ganitong signs sa ilalim, mag-ingat lang talaga mga ka-teach. Ganun pa man, sundan lang ang mga sign na nakukuha kasunod sa layer na ito. Halimbawa, itong number 2, nakabanig na graba na nakagalvanize ang espalto or ginalvanize siya ng espalto. Ang kasunod na sign dito sa ilalim, sundan lang inyo mga ka-teach. Pero base sa experience ko, mayroon talagang spacer or cave. Or dito tayo sa number 1. Sana yung number 1. Ayan, cave pa rin or spacer sa mga ganitong plastada mga ka-TH. Okay, sa pagtatapos dito sa simple lecture natin na ito mga ka-TH, sana nakuha na ninyo ng mga simpleng idea at may apply ninyo sa bawat area ninyo. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.